Ibi. Lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa channel na ito. Buwan ng Hunyo, 27, taong 1974, sa bisa ng Presidential Decree 492, nilikha ng gobyerno ang Metro Manila Transit Corporation o MMTC upang magpatakbo ng linya ng bus na pag-aari ng publiko at kalaunan ay tinawag na Love Bus. Ang Love Bus ay isa sa mga unang naka-aircondition na bus sa bansa. Ito ay nagsimula sa mapanlikhang isip ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ito ay isang revolusyonaryong sasakyan. Noong una itong inilunsad, pininturahan ng asul at may patakarang walang nakatayo sa pasilyo. Ang unang terminal ng Love Bus ay sa Eskulta, Manila. Mula doon pupunta ang bus sa Pilcua. Pagkatapos ay gagawa ng U-turn patungo sa terminal ng East Avenue at Alimol. Mayroon ding ruta mula Cubao hanggang Rustans, Makati at pagkatapos ay pabalik sa Eskulta. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos na maging patakaran ng Estado na rasyonalisasyon at pagsamahin ng mga serbisyo ng pampublikong transportasyon upang makamit ang mga sumusunod na layunin. Una, upang isama ang mga operasyon ng pampublikong transportasyon sa Metropolitan Manila. Ginamit dito ayon sa tinukoy ng Bureau of Census and Statistics sa isang corporate entity upang ang mga operator na may mga prangkisa na magpapatakbo sa loob ng lugar ay ilipat ang kanilang mga asset na kasangkot sa negosyo ng transportasyon bilang kapalit para sa equity na pakikilahok sa korporasyon. Pangalawa, upang magtatag at magpatakbo ng pinagsama-samang sistema ng pampublikong transportasyon sa Metropolitan Manila para sa mga sumusunod. Alisin ang mapanirang kompetisyon at pagdubli ng serbisyo sa iba't ibang paraan ng transportasyon at kumpanya. Isakatwiran ang paglalaan ng ruta at magbigay ng wastong balansi ng serbisyo ng commuter sa lahat ng ruta. Ipikto ng mga ekonomiya sa mga operasyon at overhead na pasilidad at suporta sa logistik. Bumuo ng matatag sa pananalapi at mahusay na pagpapatakbo ng metropolitan na kumpanya ng transportasyon. Magsikap tungo sa standardization ng rolling stock equipment at iba pang pasilidad upang tugunan ang mga kinakailangan ng riding public. Gayunpaman, sa unang apat na taon ng operasyon nito, nakaipon ang kumpanya ng deficit na mahigit 140 million. Ang kumpanya ay dumanas din ng pagliban ng isang matinding pagbaba ng bilang ng mga bus na nagpapatakbo sa pagitan ng 1983 at 1987. Ang MMTC o Metro Manila Transit Corporation ay huminto sa pagpapatakbo noong 1990s. Mga kabirada, noon pa man ay pinakita na ng ating gobyerno na kaya nating makipagsabayan sa ibang bansa na magkaroon ng iba't ibang modernong transportasyon dito sa Pilipinas. Nagawa nilang magkaroon ng kauna-unahang air-condition bus at double-decker na unit. Ngunit sa kabila ng lahat, ay maraming nagtataka kung bakit ito ay tuluyang nawawala. Ang mamamayan ay di maiwasan na magkaroon ng mga haka-haka at kadalasan ay sinasabi dahil raw iba na ang namamahala at iba na ang nakaupo kaya tuloy napabayaan o sadyang pinabayaan. Ikaw, kabirada, ano ang masasabi mo sa ating video? Baka may alam ka. Share mo naman sa amin para sa karagdagang impormasyon ng karamihan. Kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung nakakulay pula pa ang subscribe button sa baba at di ka pa nakasubscribe, pinutin mo lang yan tulad nito. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming maraming salamat po. Babayun!